Hello guys, welcome to my channel. This is Sheila once again. Kumusta na kayo guys? Malapit na yung New Year. Ano bang pinaghahandaan ninyo? Anyway, nandito ako sa isang video, vlogs na naman. Although hindi mo na pampaswerte, kundi ito naman is para sa ating sarili. Anyway, guys, hindi ko napapatagalin pa. Kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa aking channel, please subscribe para makita nyo yung mga ina-upload kong videos. At saka kung magustuhan nyo yung video ko, please like my video. Anyway, guys, hindi ko na ito papatagalin at saka ito i-share ko sa inyo yung beauty routine ko kasi maraming nagtatanong kung ano daw yung beauty routine ko, kung bakit hindi at my age yung parang wala pang nakikitang mga wrinkles daw. So hindi naman ito sikreto. Kumbaga, ito lang nakasanayan ko since from the start at hindi ito mamahalin, although sabi nila mga mamahalin daw, hindi naman siguro affordable to, pero nasa tao lang kung paano mo i-maintain ang sarili nyo. So yung beauty po ay hindi ibig sabihin na may edad na tayo, hindi na natin i-maintain yung sarili natin. Dapat doon, kung kailan tayo nagkakaida, dapat doon natin i-maintain ang beauty natin para hindi naman tayo magmukhang hindi tayo magmukhang matanda. Psst, mag-umiingay. Anyway, itong vlogs ko na to about beauty and yung just like what I promised na mapampaswerte, medyo busy tayo ngayon, but I promise na before mag New Year makapag-upload ako ng video, another video para sa pampaswerte. Anyway, hindi ko napapatagalin guys, ito lang yung sikreto ko. Una, di ba sa umaga kung may trabaho or ano, nag-aayos tayo, yung naghihilamos, nag-aano, tapos ang makeup, ganun. So, after that, guys, before kayo matulog, dapat malinis din yung face natin, kagaya ng kung halimbawa, pagod na pagod tayo, meron naman tayong tinatawag na cleansing foam. Ito yung ginagamit ko kasi minsan pagod ako, wala na akong ganang maghilamos or ano. So ito cleansing tissue siya. Although hindi ako ng product na to, hindi ako binabayaran. Hindi ko ito pre-promote para sa nila. Pero sinishare ko lang ito, itong ginagamit ko, or ito yung sa dalaga ko, yung HO2 cleansing water, yung inaan niya sa bulak, yun. Ito ang panglinis ng anak ko, or minsan gumagamit din siya ng cleansing tissue, or ito namang Himalayan cleansing balm na yung iano nyo lang tapos ipapahid din tapos anuhan ng anong tawag niyan, yung tissue din. Maganda rin ito para pang cleansing din sa katawa, sa mukha. So ang another po after that, ito bago matulog, rose water to. Ito yung rose water. Ayan, rose water siya. Ito yung ginagamit ko at saka yung anak ko. Yung ini-spray lang siya. Hindi na to na ini-spray ko lang kasi bumili nga ako ng spray na ganyan.
inaano ko lang dyan. Tapos, ini-spray sa mukha. Tapos, ba, at saka, eto. Vaseline. Ito talaga yung Vaseline, yung sa gabi, bago ako matulog, ito ang ginagamit ko, Vaseline. Yung i-cleanse ko muna yung mukha ko, tapos isprehan ko nitong water rose water, I mean. Tapos itong Vaseline. Tapos, yun, matulog na ako. So, kinaumagahan, yung parang, yung mukha mo is very soft. Tapos, yung nandyan yung parang, yung greasy pa rin siya, ganun. Kasi ang mukha kong pagising mo sa umaga is very dry. May tendency talaga na mangulubot. So, dapat, yung moisturizer na inaano natin sa mukha, yung hindi tayo magdadry. So, ang Vaseline po is very effective para sa akin. At saka, yung naano siya, yung parang minabanat siya. If not, kung mahirapan tayo sa Vaseline, pwede rin naman yung coconut oil. Kasi yun ang ginagamit ko rin, yung coconut oil. Kung halimbawa, wala akong Vaseline na, kasi ginagamit ko ito all over my body, pang lotion din, kasi masyadong dry dito sa Korea, kasi nagwi-winter nga, hindi maganda yung klima, kaya ito, fans ako nitong Vaseline, although hindi ako binabayaran yan na, basta ginagamit ko lang yan for personal use. So, isinishare ko ito sa inyo guys, kagaya din ng mga friends ko na nagtatanong sa akin kung ano yung ginagamit ko. Siyempre, maganda rin itong, ano, yung, siyempre, kung affordable, maka-afford tayo sa iba ding products, why not? Pero, ako, practical lang. Kung baga, ito kasi is very effective na sa akin, or coconut oil, or kahit anong oils ba na pwedeng mag-protect sa atin sa gabi para hindi mag-dry yung ano natin, yung skin. So, mai-recommend ko sa inyo na gamitin nyo, or kung yung iba kayang-kaya, yung mga pampaano, namamahalin, siyempre nasa sa inyo rin yon. Pero ang rose water talaga, hindi, although ano, maganda talaga sa skin ang rose water, kasi hindi lang siya parang nagpapapute sa mukha, or nagpapakinis talaga ng mukha. Ano, kasi ang rose water, matagal ko na itong ginagamit. Hindi ako nawawalan ng rose water. So, maganda rin ito sa mga dalaging din, kagaya ng anak ko, na yan ang pinapagamit ko sa kanya, kasi walang harsh ingredient. Kasi water lang yan ng rose, pero maganda ang benefit sa skin mo, nakakaroon pa ng mga rosy, yung parang ganon. Tapos, ang mabango pa, guys. Kaya, kung ako sa inyo, kung meron kayong mga dalaging ding, maganda yung rose water. Although, hindi ko alam kung may kamahalan sa Pilipinas. Pero, I recommend talaga yung rose water for your skin. At saka importante talaga guys, yung malinis yung kutis natin bago matulog. Kahit sabihin natin na pagod kayo, talagang gawin natin para yung hindi tayo magkaka blackheads, ganon. Ganon talaga ang mga Koreans, kaya actually, hindi naman talaga it's because nandito tayo sa Korea, ganun. Pero nasa sa inyo kasi, nasa tao talaga. Kung talagang gusto nyong ma-maintain ang ano nyo, ang skin nyo, na dapat talaga
i-maintain nyo bago matulog. Pinaka-importante talaga yon kasi yung mga dirt ng buong maghapon, nandyan yan sa ano natin, sa ating skin. So, yan lang po muna guys. At saka marami pa akong isi-share sa inyo about makeup tutorials, yung mga anti-aging na anong ginagamit ko. Ito na muna at may lakad pa kami ng Junakis ko. Anyway, thank you for watching my video and please subscribe. Bye!